Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, habang nasa kanilang daan patunging Emmaus ang dalawang alagad, nag-uusap sila tungkol sa mga pangyayari ng mga kinalaman sa pagkapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Batid nila ang balita ng muling pagkabuhay, ngunit nagdududa sila. Ipanalangin natin sa misang ito ang mga taong walang katiyakan sa kanilang buhay pananampalataya. Madama at maranasan nawa nila si Kristo na muling nabuhay sa tulong ng simbahan, sa pagbabasa ng Biblia at pakikisalo sa Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakataon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Basa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit, siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmulan ng buhay. Ngunit, siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit, sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa ami pasikatin liwanag sa iyong piling. Poon sa ami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag. Panginoong Diyos na aking kalasag,
Ikaw na humango sa dusat kot hirap. Ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Poon sa ami pasikatin liwanag sa iyong piling. Dapat mapagguro ninyo at malaman na mahal ng poon akong kanyang hirang. Dilinig niya sa pananawagan. Poon sa ami pasikatin liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin. Nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Poon sa ami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw, poon, ang nangangalaga. Poon sa ami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapamagitan tayo sa Ama, at siya'y si Heso Kristo, ang walang sala, sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin, at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling. At wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit, ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito nating malalamang tayo'y nasa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipoy ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa nang hindi pa rin sila makapaniwala
dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol ng isdang inihaw, kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo, noong kasama-sama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa mga aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, tayong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos upang ipagdiwang ang banal na misa ngayong ikatlong linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay. At hayaan po natin na sa umagang ito, simulan po natin ang ating pagninilay sa simpleng katanungan. Ang tanong ko po sa inyo, meron po ba kayong kilalang tao na alam ang lahat ng bagay? Meron po ba? Yung kilala niyo pong tao na alam niya ang lahat ng bagay. Yung mister, huwag niyong tingnan yung misis ninyo. No? O kaya yung misis, huwag niyong tingnan yung mister ninyo. No? Meron po bang taong alam niya ang lahat ng bagay? Sa madaling salita, yung tipo ng tao na kailanman hindi siya nagkakamali. Kasi nga alam niya ang lahat ng bagay. Pero kung tutusin mga kapatid, sa realidad ng buhay, wala naman talagang taong alam ang lahat ng bagay. May mga taong nagkakamali. May mga taong may pagkukulang. May mga taong may kahinaan. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay ngayong umaga na ito? Dahil kung mapapansin po natin sa ating unang pagbasa, pinaalala ni San Pedro ang marahil mali na nagawa ng mga Hudyo. At ano po yung kamali ang ginawa ng mga Hudyo? Sinabi ni San Pedro na pinili ng mga Hudyo ang isang magnanakaw kesa kay Jesus. Pinili ng mga Hudyo na palayain si Barabas kaysa kay Jesus. At pinaalala ni San Pedro na marahil ang pagpili na ito ay nagmula nung mga oras na akala nila yung mga bagay na ginagawa nila ang tama. Pero alam natin ang buong kwento. Nagkamali sila. Bukod na si Jesus ang palayain, si Jesus ang pininilang makulong, magpakasakit, at mamatay sa krus. Pero napakaganda ng paalala ni Pedro. Sa kabila ng pagkakamali nila, hinayaan niyang magbalik loob ang mga taong ito. At sa pagbabalik loob, piliin ang tama. Piliin si Jesus. Mga kapatid, sa realidad ng buhay, lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo may kapalpakan. Pero sa kabila ng kahinaan at kapalpakan natin sa ating buhay, paalala sa atin na kung alam na natin na tayo ay nagkamali,
huwag na tayong umulit sa pagkakamali. Bagkus, kung alam na natin na tayo ay nagkamali, sa susunod na pagkakataon, tayo ngayon itatama ang pagkakamali. Aminin po natin o hindi, may mga pagkakataon, alam naman na talaga nating mali, pero pilit pa rin nating ginagawa ang mali. Alam na nga nating bawal, pero patuloy pa rin nating ginagawa ang bawal. Sa madaling salita, baka hindi tayo natututo sa mga pagkakamali. Mga kapatid, normal na tayo ay magkamali, pero hindi normal na paulit-ulit ang pagkakamali. Hindi normal na hindi tayo natututo sa mga pagkakamaling ating nagawa. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalala sa atin na ang pagkabuhay ng Panginoon ay pagpapaalala sa atin na sa kabila ng ating kahinaan, kakulangan at pagkakamali sa buhay, pwede pa rin nating maitama ito. Kaya nga kung mapapansin po natin sa ating ebanghelyong napakinggan, si Jesus nagpakita muli sa kanyang mga alagad. At sa pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad, nakilala ba siya ng kanyang mga alagad? Hindi. Dahil ano ang tingin nila si Jesus? Si Jesus ay parang isang multo. Kaya nga ang tanong sa kanila ng Panginoon, ano't kayo't nagugulumihanan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Dahil ang akala nila sa Panginoon, multo. Pero anong klaseng multo? Marahil ipinapaalala sa kanila ang multo ng nakaraan, ang ginawa ng mga alagad kay Jesus. Ano ba ang ginawa ng mga alagad kay Jesus? Nung si Jesus ay dakpin, nung si Jesus ay pahirapan, di ba si Pedro itinatwa ang Panginoon ng 3 beses? Di ba ang mga alagad nagsitakbuhan, nagsipagtago, ayaw madamay, ayaw mahirapan kagaya ng Panginoon? Kaya marahil nung mga oras na yon, wala silang mukhang maihaharap sa Panginoon. Pero tingnan natin yung disposisyon ni Jesus. Ano ang ginawa ni Jesus? Ano ang pagbati na ginawa sa kanila ng Panginoon? Sumayin niyo ang kapayapaan. Pero kung siguro kung tayo si Jesus, hindi natin babatiin ng sumayin niyo ang kapayapaan ng mga alagad natin, ano ang gagawin natin? Susumbatan natin. Di ba iniwan niyo ako? Di ba pinabayaan niyo ako? Pero bakit ganun na lamang ang pagbati ng Panginoon? Dahil ang Diyos, sa kabila ng ating pagkakamali at kakulangan, hindi manunumbat. Bagkus magpaparamdam ng pag-ibig at kapayapaan. Uulitin ko ha, ang Diyos, si Jesus, hindi manunumbat kahit ilang beses tayong magkamali, bagkus ang mamumutawi sa Kanya, pag-ibig at kapayapaan. Kaya nga, ipinaramdam ng Panginoon na siya ay buhay. Paano? 2 pagkakataon na nabanggit sa Ebanghelyo. Una, ipinakita niya ang kanyang kamay at mga paa at ipinahawakan sa kanyang mga alagad. At ano ang panawagan sa atin dito mga kapatid? Na ang pagkabuhay ng Panginoon ay pagpapaalala sa atin na siya ay nakikiisa sa atin. At kung siya ay nakikiisa sa atin, ang Pasko ng muling pagkabuhay ay hindi lamang isang selebrasyon, hindi lamang isang proklamasyon, kundi ang Pasko ng pagkabuhay ay isang aksyon na dapat nating isinasabuhay sa ating mga pansariling buhay.
Ang pagpapakita ng kamay ay pagpapaalala sa atin na tayo nawa ay maging kamay ni Jesus sa mga taong nangangailangan. Ang paa ni Jesus ay nangangahulugan na tayong lahat ay dapat maging paa ng Panginoon upang ipahayag ang kanyang mga gawa, upang ipahayag ang kanyang kabutihan, upang ipahayag ang kanyang salita. Maging kamay, maging paa ng Panginoon sa mga taong tunay na nangangailangan at nag-aalinlangan sa Kanya. Pangalawa, sinabi doon sa ating Ebanghelyo, ang tanong ng Panginoon, no? Ang sabi dito, no? May makakain ba riyan? Yan ang tanong ni Jesus. May makakain ba riyan? Ibig sabihin ng Panginoon, nagugutom. Pero kung tutusin, dahil siya ay Diyos, hindi naman talaga siya nagugutom. Pero ano yung pinapahiwatig sa atin dito, mga kapatid? Na kung ang Panginoon ay nagugutom para sa atin, marahil ang bawat isa sa atin may kanya-kanya ding kagutuman. Pero ang kagutuman na nararanasan natin, mapapawi, nino? Walang iba kundi ni Jesus. Kaya nga, magandang tanungin sa buhay natin, ano ba yung kumukumpleto sa buhay mo ngayon? Ano po ba ang kumukumpleto sa pagkatao po ninyo sa mga oras na ito? Marahil sasabihin ng ilan, Father, ang kumukumpleto po, pamilya ko. Father, ang kumukumpleto po, kapag nakapagtapos na po ako ng pag-aaral. Ang kumukumpleto po sa buhay ko kapag may pera po ako. Pero pansinin natin, mga kapatid, makuha man natin ang lahat ng mga bagay na yan, kulang ang buhay kung wala ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kulang ang buhay kung wala ang Diyos sa buhay natin. Nandoon pa din yung kagutuman. Pero ang papawi sa lahat ng gutom, ang kukumpleto sa buhay natin, walang iba kundi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, lahat tayo nagkakamali dahil lahat tayo may kakulangan. Pero sa kabila ng ating kakulangan, patuloy ang buhay dahil ang kumukumpleto sa buhay natin, walang iba kundi si Jesus. Walang iba kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. At kung ang kumukumpleto sa buhay natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, ano po ang hamon sa atin? Maging kamay ni Jesus. Maging kamay ni Jesus sa mga taong nangangailangan ng tulong. Maging paa ni Jesus upang tayo ay makapagpahayag ng salita ng Diyos. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, sa ikatlong linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, tandaan po natin, hindi tayo perpekto. Hindi ka perpekto. Hindi mo alam ang lahat. At kung hindi mo alam ang lahat, nandyan ang Diyos. Nandyan si Jesus upang ikaw ay buuin at ang iyong buhay ay maging kumpleto. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay ng maguli.
at sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pa rin ito, mukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, dumulog tayo sa ating amang gagawin ng lahat para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Ang ating panalangin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, alalayan mo ang simbahan at ang mga namamahala sa aming bayan. Huwag nawa sila mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig, at mga isinasantabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, gabayan mo ang mga nahaharap sa mga suliranin sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, makita ka nawa namin sa banal na kasulatan at sambahin ka sa Eukaristiya sapagkat ikaw ay napapa sa amin upang pagningasin ang aming mga puso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumao naming kapatid. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, sa pamamagitan ng aming mga kahilingan, maging matatag nawa kami sa aming paglalakbay tungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papabungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas,
ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinako, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Atin pong awitin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Hinihiling po namin kamayadiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kamahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus.
ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Day after day, hallelujah.
proclaim His salvation day after day. Hallelujah! Hallelujah! The Lord has mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, uwiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana. Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús, Nazareno.
Nazareno, nilulwalhati.